Magandang araw mga viewers. Kamusta po kayo? Sa episode naming ito, ipapakita ko sa inyo ang na-experience naming fish kill ng mga fingerlings na hito. Dahil halos 20% ng aming inihulog ay mga nangamatay. Kung bakit nangyari ito at kung ano ang solusyon na ginawa namin, ang inyong mapapanood sa inihanda naming episode na ito. Standby po kayo mga viewers. Magandang araw mga viewers. Ito po si Abuelo, ang inyong kaibigan sa Palaisdaan. Sa unang episode namin ay ikinwento namin sa inyo na kumuha kami ng 2,000 pieces ng mga fingerlings na hito. Ang hindi namin naisama na kwento sa episode na iyon ay nagkaroon kami ng fish kill. Ito po ang buong kwento. Nadali kami ng 300 to 400 pieces na fingerlings mula sa 2,000 na unang inihulog namin bilang first timer. Nasa 20% din yon ng binili namin. At ang may sala na iniisip namin, yan, yung nakikita nyo yan, lupa. Hindi ko naman sinasabi na mali ang paglalagay ng lupa. Ang palagay ko, nagkamali kami ng klase ng lupa na inilagay namin sa aming fish pond. Kasi may mga kasama naman tayo sa ganitong venture, naghihito rin, meron namang lupa yung mga concrete ponds nila. Pero hindi naman sila namamatayan. Kaya kung kayo maglalagay ng lupa, siguruhin yung tamang klase yung lupa na ilalagay ninyo. Ito yung night before maglalagay kami ng fingerlings. May tubig na ang concrete pond na may lupa sa ilalim. Fingerlings na lang ang inaantay na ilagay. Ayan, yung pond number 2 na yan, meron ding lupa. Ayan na, dumating na yung delivery namin ng fingerlings. Yan yung nasa unang vlog ko, 2,000 pieces yan. Pero kinabukasan, on the second day, nakakita kami ng mga nakalutang na mga fingerlings. Kaya dali-dali kami nagbaba ng tubig. Kasi kulay kape ang tubig sa fish pond namin. Ayan, nagpaagos na kami ng tubig agad. Ito yung lupa naman na galing sa pond number 2. Kasi tinanggal na namin para dyan namin ililipat yung mga survivor na mga fingerlings. Ayan, yung mga namatay, mga namasakir na mga alaga nating fingerlings. Ayan, 300 to 400 pieces din yan yung nawala sa amin na yan. Pero at least may natutunan kami. Ang halaga nga lang nung natutunan namin, 300 to 400 pieces na fingerlings. Pero meron kaming natutunang leksyon na hindi na kailangan na maglagay pa ng lupa sa flooring o sa bottom ng concrete pan. Pwede ng plain concrete lang. Palagay ko mali talaga yung lupa namin kasi mapula. Sabi nila ang dapat na lupa yung maitim. Kami ang nailagay namin kulay pula. Ang totoo, nilagyan pa nga namin ng agri-lime yan o yung apog na sinasabi nila. Base dun sa vlogger nga na napanood ko at nakapagbigay sa akin ng inspirasyon. Kaya lang, yun medyo marami rin pagkakamali yung napanood kong vlogger na yan. Isa dyan, yung kulay blue na pipe na yan. Kasi dun sa design ng blue pipe na yan, nakatuhog lahat sa pader ng concrete pond. Ang lahat ng nilalabas niyan, lalo na yung overflow na tinatawag niya, eh bagong tubig din. Kasi kakaagos lang, aagos palabas, nasa ibabaw lang siya eh. Kaya mga viewers, kapag kayo ay kumukuha ng idea sa ganito, sa YouTube, o sa Facebook, o sa TikTok, mag-research kayo munang mabuti. Yun, malaking pagkakamali ko yun na na-discover ko na lang nung ako na ay nakasalang na.
dapat talaga ang lahat ng tubig na ilalabas ninyo galing sa ilalim, galing sa bottom, dahil nasa bottom lahat ng dumi ng fish pond. Yang nakikita ninyo, yan yung gabi nung araw na dineliver sa amin yung fingerlings. Mapapansin ninyo, tumatalon-talon yung mga fingerlings. Akala ko kumakain o gusto lang kumain dahil wala pa nga ako masyadong alam nung araw na yan. First day na magkaroon ako ng fingerlings. Tumatalon-talon sila, oh. Ibig sabihin pala niyan, ayaw nila ng tubig. Ayan, oh. Akala ko na stress lang yan galing sa biyahe. Yan yung hapon na yung paggabi. Kasi yan, nagpakain kami. Ang sigla pa nilang kumain. Yan, hindi naman lumulundag-lundag, di ba? Pero sa kabutihang palad, pagkatapos ng lahat ng iyan, nung nailipat na namin yung mga survivor, eto na sila. Yan yung same day din. Ayan na sila. Pinapakain na namin. Kaya hindi rin ako naniniwala sa ibang mga napapanood ko o sa YouTube na kapag nagkaroon ng problema ang mga fingerlings o mga alaga nating hito, huwag mo nang pakainin ng ilang araw. Sa karanasan ko, eto, kagaya niyan, wala namang namatay pagkatapos namin silang busugin. Ang mali, mga viewers, eto, subukan ninyo sa sarili ninyo pag kayo nag-aalaga na yung busog, tapos gagalawin nyo sila, magkakaroon kayo ng activity doon sa mga fish ponds ninyo na busog ang mga alaga natin. Yun, wag na wag yun. Dahil doon, may stress sila, sumusuka sila, isusuka nila ulit yung mga kinain nila. At doon, magugulat kayo, biglang mabula na yung tubig ninyo. Yun, ibig sabihin, stressed na yung alaga nating hito. O paano mga viewers? Maraming salamat at nakasama namin kayo sa araw na ito. Sana ay may natutunan at nakinabang kayo sa pagsilip sa channel ko. Huwag pong kalimutan na mag-like, share and subscribe. Mga viewers, ako po si Abuelo, ang inyong kaibigan sa palaisdaan. Tandaan po ninyo, kita-kita po tayo sa susunod. God bless po sa ating lahat.